Hello, hello mga kaprini! Kumusta na kayo dyan? So napakaraming nagtatanong sa akin about JPEPA program sa pagpapasa ng mga requirements, tips sa interview, ano yung matching process, paano yung Japanese language training sa Pinas at sa Japan. So ayan. So, tatalakayin natin sa vlog na ito ang inyong mga katanungan. At talagang ginawan ko na ng vlog kasi alam nyo, sobrang daming nagme-message sa akin. Mga JPEPA applicant. So, ano nga ba itong JPEPA program na ito? So, JPEPA stands for Japan Philippines Economic Partnership Agreement. So, from the word itself, partnership agreement between Japan and Pilipinas. So ito pong program na ito ay government to government. Sa inyo pong kaalaman mga kaprini, kaalaman. So sa JPEPA program din po ako nag-apply bilang care worker dito sa Japan. At isishare ko sa inyo yung naging journey ko sa pag-apply hanggang sa interview, sa matching, at hanggang sa training sa Pinas at dito mismo sa Japan. Kaya kung interesado ka sa content na ito, keep on watching hanggang sa huli. Alam niyo ba mga kapreni na ang JPEPA program sa loob ng isang taon, isang beses lang sila nag-o-open for hiring. So hindi lang mga caregiver ang kinukuha nila, kumukuha din sila ng mga nurses sa Pilipinas. So mas marami kasing kinukuha sa caregiver kaysa sa mga nurses. So nung time ko, around 50 nurses, tapos 300 caregivers ang kailangan. So way back 2016, nung nagpasa ako ng mga requirements ko sa POEA. So during that time, wala pang appointment. So kapag lumabas na ang memo ng POEA sa kanilang website na open na for hiring, so pwedeng magpunta doon at magpasa lang ng requirements. Nung panahon ko, walang appointment. Ngayon kasi meron na, diba? So yung mga taga malalayo like Visayas or Mindanao na hindi kayang pumunta sa main branch ng POEA sa Ortigas, pwede naman kayong magpasa sa mga regional offices ng POEA sa inyong mga lugar. So ayun na nga mga kapreni, pagpapasa ng requirements. So pinaghandaan ko talaga yan siya. So talagang lagi kong sinusubaybayan, lagi kong tinitingnan ang website ng POEA kung kailan ba mag-o-open. So nung nag-open na, yan na, pumunta na agad ako, lumawas na ako ng Maynila at nagpasa ako ng requirements sa POEA. So, once na magpapasa na kayo, kailangan ay kompleto ang inyong requirements. Ito pa mga kapreni, bago kayo mag-apply kay JPEPA or bago kayo magpasa ng mga requirements, kailangan talaga paghandaan nyo kasi nga may deadline yan ng submission. So kung hindi kayo makakaabot sa deadline, so hindi na kayo talaga makakapagpasa. Kaya kung mag-a-apply kayo kay JPEPA, so kailangan talaga na ahead of time, ihanda nyo ang inyong mga requirements. So after mo maipasa ang requirements, ang mga documents mo, so ilang araw mag-iintay bago ang interview? Actually, hindi ko na matandaan. Pero kung hindi ka marunong mag-intay or wala kang patience sa pag-iintay, huwag kang mag-apply sa JPEPA program kasi it takes time talaga. Pero kapag na-select ka or na-match ka, sobrang worth it. Ayun na mga kapreni, naipasa na ang mga requirements, ang mga documents. Ano nang next? Ang next niyan, makakatanggap kayo ng message. So nung panahon ko kasi 2016, text message pa yan. Kaya talagang dapat yung inyong SIM card or yung phone number huwag niyong papalitan. Kasi ite-text kayo ng POEA para sa orientation. Yes, may orientation yan. So yun na nga. So natapos na ang orientation, anong next?
ang next ulit niyan, magme-message ulit sa inyo ang POEA. Kalagay doon kung ano yung schedule ng inyong interview at kung saang lugar. So, nung panahon ko, doon pa din sa may Ortigas, sa may hotel doon. Nakalimutan ko yung pangalan ng hotel, pero doon ginanap ang interview. So, kailangan talagang makapunta kayo kung ano yung binigay sa inyong date for interview, dapat po ay mapuntahan. So, ano ang setup ng interview? So, ganito yan mga kapreni. So, sa isang araw, hindi lahat kayo may interview, kaya may schedule yan sila. So, sa hotel, ang interview, maraming mga employer ang darating. So, ganun ang setup. May ibang employer na may kasamang mga translator na Japanese mismo. Yung iba ang kasama, yung mga dai senpai nyo, yung mga magiging senpai ninyo. Kaya sa mga namumroblema dyan na hindi marunong mag-Japanese, okay lang kasi may mga translator kayo. So ganito mga kapreni ha, during the interview, so ang setup, andyan si employer. So by but-but yan, but-but. So lahat ng employer na gusto mong puntahan, puntahan mo. Parang ibebenta mo yung sarili mo sa interview, ganyan. Pero may isang final interview na dapat talagang gagalingan mo din doon. So, unahin natin yung tip. Ano ang dapat suotin? So, syempre, Japanese. Japanese style. Mga Hapon ang mag-i-interview sa inyo. Dapat ang style ng suot ninyo ay ano talaga, nakasuit kayo. Dito sa Japan, ang tawag doon ay rekruto sutsu or recruit suits. Yun ang kanilang pinakang suot talaga kapag magpapa-interview sa trabaho. All black. Okay lang naman ang navy blue or gray, pero pinakang best ang black. All black. So, sa babae, so, dapat ang ating buhok maayos. Parang ganito, ganyan. Ganyan. Tapos, ang makeup hindi dapat makapal. Dapat natural looking. Tapos, ang buhok nga dapat neat, maayos. At wala dapat mga branded and flashy na mga accessories. Avoid din natin ang jewelries. Okay lang ang sing-sing kung married kayo. At mas maganda na may relos. Kasi it's rude na titingin kayo ng titingin sa inyong cellphone pag gusto nyong malaman ng oras. So, mas maganda na meron kayong relo. Sa mga lalaki, ganun din. So, dapat maayos ang ating tindig. Dapat guwapo tayo. At syempre, sa mga babae, dapat maganda tayo, ganyan. Dapat sa mga lalaki, kung may mga balbas kayo, kailangan tabasin. Ahitin ng very good. At kailangan talaga presentable, maayos ang buhok. Yung may mga kulay ang buhok na matitingkad, so pakulayan nyo muna ng itim yan or mag-dark muna kayo. Tapos, doon sa pinakang interview na naka-video yun mga kapreni, kaya dapat talaga galingan doon. Kung marunong kayong mag-nihongo ng very light, it's okay. Ano yun? Dagdag points yun. Pero it doesn't mean na kapag hindi kayo magaling mag-Nihongo or wala kayong background sa Nihongo, ay hindi kayo makakapasok. No. Maraming mga zero background or zero Nihongo na nag-apply sa JPEPA na na-match or na-select ng employer. Tapos nga pala mga kapreni sa mga babae ha, yung sapatos ninyo dapat black din. At huwag masyadong magsusuot ng mataas na takong. Yung super duper na akala mo pang supermodel, no, it's a no good. So, dapat yung tamang-tama lang. So, smile. So, during nung interview ko, ayan, baybot yan. Pupuntahan mo yung mga employer. So, kailangan mong ibenta doon ang sarili mo para magustuhan ka nila. So, yung unang employer na pinuntahan ko dati, nagustuhan agad nila ako. Tapos, yung employer ko noon, may dala siyang translator. Yung translator na dala niya Hapon na marunong mag-English. Kapag may nagkagusto sa inyong employer during the interview, talagang sasabihin nila agad sa'yo yun. So ako tuwang-tuwa ako. Tuwang-tuwa talaga ako. Siyempre,
hindi rin ako sure noon kung kukunin ba talaga ako nito ng employer na ito. Pero talagang sinabihan ako, pati yung pinakang boss, kasi dalawa yun sila, yung translator at yung pinakang may-ari ng facility ang nag-interview sa akin. Pati yung may-ari ng facility, nilapitan din ako at sinabi niya sa akin na huwag na daw akong magpunta sa ibang booth kasi sure na daw na kukuhain nila ako. So may mga ganun talaga mga kapreni. Pero what if kung hindi kayo magustuhan agad-agad, kung walang maglumapit sa inyo na i-number one yung katulad sa akin. So ganito ang gagawin nyo ha. So ayun nga, maraming mga employer. Pag maraming mga employer, marami rin kayong chance na puntahan sila. Puntahan nyo lahat isa-isa at hingin nyo ang email address or contact number. So, wag ng contact number, email address na lang. So, ayun. Pero syempre sa interview, dapat galingan nyo. Kailangan magustuhan nila kayo. Kailangan, ay, iba to, parang gusto ko tong i-hire sa aking facility. So, hindi lang dapat brainy ha, kailangan din ay bubbly. Kailangan masayahin, ganyan. Ayun nga, dapat smile kayo. Pero wag masyadong pabibo. Yung tamang-tama lang. What if nga, wala nagkagusto sa inyong employer? So, nakuha nyo naman ang mga email address, diba? Ang gagawin nyo dyan, pag malapit na ang matching, i-message nyo ang employer. Isa-isa. May nagsabi na bawal mag-message, diba? Sabi ng Jake Wells. It's not true. Huwag kayong makinig. Kasi paano kayo magkakaroon ng chance na mapili ng employer, ma-select or ma-match? So, hindi lang ito ginagawa ng mga recent batch ng JPEPA. Ginagawa rin ito nung mga naunang batch. So, ayun na nga mga kapreni ha. Ini-email dapat ang mga employer para may chance kayo na ma-select or ma-match sa matching. Kung paano i-email, mag-message na lang kayo sa akin at tuturuan ko kayo ng very good. So next, ayan na. So natapos na ang interview. Ang next niyan ay yun ngang selection or matching. So dalawa ang matching na yan. First matching and second matching. Paano kung hindi ka na match sa first matching? So, dito na papasok ang second matching. So, dito sa matching na to, mamimili ka ng employer eh. Nung time ko, 10 eh. 10 yung ilalagay mo sa list mo ng mga facility. So, ayun na, natapos na ang matching, di ba? So, hindi agad-agad mag-i-start ang training. Kasi syempre, may schedule pa rin yan. Iintayin muna na matapos ang matching. First matching and second matching. So, iintayin yung matapos. And then, after nun, ang training ay sa Pinas at sa Japan. 6 months na training ng Japanese language. Exclusively Japanese language plus culture ng Japan. So, nung time ko, doon ako nag-training sa TESDA. So, doon din kami nag-i-stay. Libre po, walang bayad. 3 yung institution na pwedeng pag-trainingan. Yung iba ay sa, yun nga yun, sa TESDA. Tapos yung isa sa Alabang, PAD. Tapos yung isa sa Maynila. Nakalimutan ko yung pangalan yung sa may Maynila. At huwag kayong mag-alala kasi may allowance monthly yan. May allowance kayo monthly na marireceive kapag nag-training na kayo ng Japanese language training sa Pinas. Yun nga yung 6 months yun. So, nung time ko, nasa 17,000 pesos mahigit. 2016 yun mga kapreni ha. 2016, medyo matagal na rin. So, hindi ko lang alam ngayon kung magkano. So, ayun. So, natapos na ang training sa Pilipinas na 6 months. May nagtanong, meron bang hindi natutuloy pa Japan? Yes, meron. Ito yung mga applicant na hindi nagsabi ng totoo. Kasi nung batch ko, marami. Marami ang hindi nagsabi ng totoo. Yung pala sila, mga ex-trainee sila sa Japan. Eh, ang mga ex-trainee kasi hindi sila allow mag-apply sa JPEPA.
Kaya nung pinakang huli na, natapos na ang aming training, na-deny ang kanilang visa. Yun pala, sila ay ex-training. Tapos may nagtanong din sa akin, paano kung mababa ang grades? Ganyan. Mababa ang grades, hindi nag-aaral. May mga ganyang panakot eh, na kapag hindi nag-aaral or pag hindi pumasa sa exam, kasi during the training, talagang nihongo lang talaga. May mga exams din yan, kaya talagang mag-aral naman kayo. Mag-aral talaga kayo kasi pagdating nyo dito sa Japan, hindi kayo mahihirapan kapag marunong kayong mag-nihongo. Nihongo is power dito sa Japan. So, panakot lang nila yan na kapag daw mababa ang grades, ay hindi makakaalis or hindi makakapunta sa Japan. Pero syempre, mag-aral pa rin kayo na. So, ayun, natapos na ang training sa Pilipinas. Pagdating sa Japan, another training ulit yan, ang 6 months. Exclusive ulit na Japanese language training. So, walang katapusan. So, dito sa Japan, bonggaseous kasi ano na kayo eh, sa isang room, mag-isa lang kayo. Para talaga kayong prinsesa at prinsipe, buhay prinsesa at prinsipe kayo pagdating ninyo sa Koyo Square. Ito ay for care workers ha. For nurses, I think sa Osaka sila eh. Osaka or Nagoya, I'm not sure. Pero sa mga care workers, doon ang training sa Yokohama sa Koyo Square. So, tigi-isa kayo ng room. Libre ang pagkain, umaga, tanghali at gabi. Tabihoda yan, unlimited. Eat all you can. Kaya talagang mananaba kayo. So, during the training ng sa Japan, mag-aral pa rin mabuti. Aral lang ng aral. Kaya sa mga J-PEPA applicants natin dyan, so, eto na, na-share ko yung sa inyo yung aking naging journey. At sobrang dami ko pang gustong i-share talaga. Sobrang dami pa. So, sa ibang vlog na lang. So, ayan lang mga kapreni. So, good luck sa mga kohai ko. Batch 17 na, di ba mga kapreni? Ako batch 9 ako eh. Batch 9. At sana mag-aral mabuti. Mag-aral kayo ha. Mag-aral lang na mag-aral. Kasi pagdating nyo dito sa Japan, mag-aaral pa din kayo. Hindi kayo makakatakas sa pag-aaral. So, ayun lang. Maraming salamat sa panonood. And see you on my next vlog!